Lalagyan ka po ng dahon ng malunggay. Saka po loya. Awa po naman ng Diyos eh. Maiigi sila kumain ng aamo. Good morning po mga ka-brush up. Ngayon po ay panibagong araw na naman po ng ating vlog. At sana po tayo ay makatapos ng maluwalhati sa ating pong mga gawain sa pang-araw-araw. Ngayon po eh, ako ay nakawalis na po ng harapan. At dito naman po sa loob, ako mag-iimis. Maya-maya na po ako magpapakain ng baboy at medyo po naman maaga pa. Dahil pag po sobrang aga po ng pakain ng baboy, eh, sa tanghali po eh, ang agad din pong humingi. At saka po, Ma'am Loren, baka po ako eh, mamili na po ngayon ng materials po ng inyong pigiri. Magpapasama po ako doon sa aking anak. Yan, nakawalis na po ako dito sa likod bahay hanggang doon po sa may pigiring iyon. At ako po ay magpapatuka ng mga manok at magpapakain po ng rabbit, magpapakain pa ng baboy. Magwawalis pa po dito sa loob. Marami pa pong gawain at sana po ibigyan po ni Lord ng lakas sa pang-araw-araw nating gawain. At bigyan po ng tibay ng katawan lagi. Para po magampanan po natin ang ating pong mga trabaho. Ngayon po, medyo po kulimlim ang ating araw. Para pong may badya ng ulan dahil may bagyo po yata. Ang pangalan ay Jenny. Yan, ang isda ko po, nabigyan ko na po yan ng pakain. Kaya po sila masisigla na ulit. Napakain ko na po mga isda. Ako lamang po yung nagpapahinga ng aking kamay at medyo po pagod na sa pagwawalis po ng paligid. Nakakapagod din naman po ng kamay ang magwalis ng paligid. Kaya hindi po pwede agad basain. Mananakit na nga po itong baraso ko. Naambo na nga po. Maaga po ang ulan. May sinag po ng kaunti ang araw pero maulap po ay na namamatak na po ang ambon, oh. Namamatak na nga ang ambon. At ang baboy po, iyan, pinakain ko na. Nako, mga manok, nasa loob na naman. Nakain na po ang mga baboy. Tsaka po itong mag-iina dito, nakain na rin po. Yan, pinagsabay-sabay ko na po sila. Nakain na rin si Luwa. Ang mga biik, may nadede, may nakain. Sa baka po mga October 10, iwalay na po yan. Isang buwat, dalawang linggo po yan sa October 10. Kaya po minamadali po yung pigiri. Awa po naman ng Diyos eh. Maiigi sila kumain ng aamos. Gagaling namang mag-amos. Dali-dali kayo ng pagkain. Hoy. Huwag niyong unahin ang laro. Kumain kayo dyan ng kumain. Ako po yung magwawalis pa ng loob ng bahay. Papatuka pa po ng manok. Bago po makatapos ng gawain, tanghali na. Ibigyan ko po muna ng patuka ang aming manok. Sinarabit po ikwan eh. Hindi pa rin po nakain. Oh.
Gutom na rin kayo, nahingi na kayo ng pakain. Okay, mag-alala, bibigyan ko kayo, hindi maaring hindi. Wala na rin kayong painom. Kukuha muna ng patoka. Hindi pa po ako nakakawalis dito. Namamatak ang ulan. Yan, nabigyan ko na po ng pakain ang dalawang rabbit at saka po ng painom. Nakain na din po sila. Nainom. Ang manok po, nabigyan ko na rin po ng patoka. Ngayon naman po, magwawalis ako dito sa loob. At, pinagpahuli ko po ang pagwawalis at para po hindi po masyadong pagod ang kamay nung magpakain ng baboy. Dahil kaya po nananakit ang baraso ko dahil nababasa po ng pagod. Magwawalis muna tayo dito sa loob. Para po tumigil man, tapos na po ng gawain. Magliligpit pa pala ako. Pinaggamitan po kanina. Kaya po ako exercise na exercise na po ang katawan. Sa dami po ng gawain sa umaga. Basta po umaga at hapon, ganito ako. Sa hapon naman po, pag ako po ay nagluluto, sinasabay ko po yung pag-iintindi rin po ng mga hayop. Para po madaling matapos. Madaling linisin ang aming sahig. Winawalisan ko lang naman po. Dahil kamilaang naman po ni Tatay Roman ang narito, kaya hindi po masyadong maraming nililinis. Baka po pagka yung makakaluag-luag po, baka po sakaling magpilit po akong bumili ng linoleum dahil po ng medyo po ang aming sahig irat, maano pong tungtungan, magaspang. Pag po may maibili ng linoleum, bibili po ako. Para po dahil pag nauwi po ang mga bata, nakakaawa dito po sa sahig nakalagma, kundi po lalatag po kami ng banig o di kaya insulation, kuha po ng mga bata. Isa po yung nagtatakbuhay na dada pa, adas-das po ang tuon. Ganda-ganda. Ngayon po ay tayo ay kakain muna ng almusal. Ito po, ang ulam ko po ay toyo at saka po kanton. Nag-iisa na naman po akong kakain ngayon. Kain na po tayo. Kain po. Pupunta po tayo ngayon kay Hali at kay Robilyn. Dadalhin po natin itong natira ko pong ulam. Baka po walang ulam ang mag-ina. Baba muna doon at nang kapagbisita naman sa
mag-inat. Titingnan natin kung gising na. Minsan po itanghali na yung mga tulogan pa. Ating pumbubulabugin pagtulog pa. Ang akin pala pong malunggay isulo, yan na ng bagong dahon, oh. Doon eh, may malunggay din po ako, saka may malapit po sa pager. Pagka may makukuha na pala uling dahon ng malunggay, magugulay na uli. Sarap pong ilahok yun sa bulanglang na papaya. Luluto po sa hugas. Tapos may luya. Tapos eh, may malunggay. Oh, sarado pa ang pinto at bintana ng mag-ina. Bakit kaya? Hale! 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 Gising ka na? Hale? Ha? Aba! Inang, good morning pa. Ah, kumain ka na? Bakit ang chinelas mo nakakalat na? Saan? Yung kulay puti. Oh, ang dumi. Oh, eh di gawa niya na naman ni Kikay. Kumain ka na? Hindi pa. Kain na. Mainit pa yan. Hanggang ngayon ka gumising, Inang? Aba, ang mamang iyan, patanghali ng gising eh. Kain naman. Sabi na eh. Tulugan pa ang mag-ina eh. Yan. Kain na. Lalamig pa yung kanton. Kain na. Aba, hindi ka pa nakakawalis. Tanghali na, hindi ka pa nakakawalis. Oh. Ang kalat mo eh. Ang sweet po ng aso at ng pusa. Oh, naglalaro. Dinagana na ang ulo. Naglalaro. Ang dalawa. Hinahalikan Kikay si, ano, si Black. Pusa, yan Black ha, ay Kikay ha. Tamo, tamo, tamo. Inihilamusan. Niyakap na. Akala siguro ko, one siguro yun. Yung tuta, tawat yapos-yapos. Inihilamusan sabi. Siguro sabi, wag ka malikot, nihilamusan kita. Uhugasan pa. Hindi na ba yun nauwi doon sa kabila? Hindi na. Parang ay! Hindi. Meron po tayong kalabasa dito. Ating pong gugulayin pang ulam po sa hapunan. Akin pong tatalupan. Sa hugas bigas ko po ito lulutuin. Lalagyan ko po ng ano, talbos ng lalagyan ko po ng dahon ng malunggay. Saka po luya. Bulang lang po ang tawag doon. Tapos may tuyo. Sarap na po ng kain. Binili lamang po itong kalabasang ito dahil lang kami po hindi po nakapagtanim. Hindi na po nasikasuhan ni Tatay Roman. May pantanim po kami, hindi na po namin naitanim. Siguro po naman pwede pa yung itanim yung bata po naririyan. Malay
bigat po ang kalabasang ito. Ganda po ng kalabasa. Mura lamang po ang kilo. 30. Okay, nakapagpakain na po ulit ng baboy. Nakapagpahapon na po. Tsaka po ng manok. Nakapagpatoka na po ulit. Kaya po, ito naman po ang pagluluto ang aking iniintindi. Nakapag-init na rin po ako ng tubig. Bilaman na po itong thermos na ito. Ito po bukas ng umaga. Ang kabiak. Sigigisa po naman po. Magbabaon po si Tatay Roma ng ano, ng gulay. Magbabaon po si Tatay Roma ng gulay bukas. Kaya po kay maagang magugulay bukas. Maganda daw po sa kalabasa yung hindi po masyadong tinatanggal ang balat. Nakulo na sinain po. Dinig ko po dito ang tunog ng takip. Parang nandiyan na po si Tatay Roman. May natagupak ng tsinelas. Yan. Nariyan na nga. Ang gugulay ka nang sa hugas bigas. Hindi ako laluya tsaka ano, malunggay. Ngayon po mga kabrasap ay kami naghahaponan na ni Nanay Los. At si Nanay Los nga po ay nagluluto ng kalabasa na may lahok na dahon ng malunggay. Tapos nagprito po siya ng tuyo. Kain na po kayo. Gulay na kalabasa at saka po tuyo ang ulam. Kaganito pong na malamig ang panahon, masarap pong ulam ang tuyo at saka ang gulay. Maaga po kaming naghapunan at ako po'y nagugutom na. Hindi po ako nagtanghali ang kanina. Pagka ako po'y nasa trabaho, sila ang po na iiwan dito. Lagi na po akong walang kasabay kumain. Kain na po. Sarap po talaga kumain ng may gulay. Baka po lilinaw-linaw pa ang mata. Hindi na po maaninaw ang kapugian ni Tatay Roman eh. Bakit? Kailangan na po yata yung magsalin. Baka gutom lang yan, kaya gayon.
Magugulay ka sa umaga? Pambaon ko? Ano yung walang paglalagyan? Wala nga. Nakatapos na po kaming kumain. Ngayon po naman eh, ako'y maglilikom ng aming kinainan. May natira pa po kaming gulay at kanin. Itatawag ko po doon sa maglilaring gulay. May natira pa po kaming tuyo. Baka po walang ulam ang mag-iina doon sa baba. Sige, ito sa pusa. Ulam ng tuyo. Tatay Roman po, ang iniuulam po sa tuyo ay kuwan, ulo. Aray, baka rin makain pa ng pusa. Ayusin ko mo yung lamis. Aray, may naaaray na. Nataliyan ko na yun. Ang bilis po ng araw. Dalawang buwan na lamang po mahigit. Magpapasko na po. At isang linggo na lamang po madadagdagan na naman po ang aking taon sa awa ng Diyos. Liligpit naman po pagkakain. Liligpit naman po. Ha? Hindi pa naman yan hinog na hinog. Isa niya may nalaglag. O, bigay mo rin sa aso. Pero niyata din yung kuwan. Palansak. Pakainin po natin ang aso. Magandang gabi mga kabrasap. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng aming vlog. At saan man po kayo naroroon, mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye and God bless.